Pinagtulungang linisin ng pamantasan ng lungsod ng Pasig BSPA graduating students, Kapasigan Empowered Youth at Team Committed on Change ang ilang mga kalsada sa Barangay Kapasigan Martes ng umaga. Kabilang sa nakiisa ay ang samahan ng kababaihan at ilang Pasig City Sweepers ng naturang barangay na magiging benepisyaryo din ng livelihood program ng PLP. Nagkaroon ng simpleng paraffol at maikling workshop kaugnay sa pagsisimula ng negosyo. Ayon kay Professor Jessica Avila, layo ng Extension Service Program na ito na makapagbigay ambag ang kanilang mga estudyante sa komunidad. Sa tulong po ng mga estudyante ko, especially po kay Dave Cruz, saka sa buong sa mga kasamahan po niya sa SK, sila po ang tumulong sa amin para mabuo itong Extension Service. Kasi po, ang PLP po, required po kasi ito sa mga graduating students. So, ang objective po namin, lalo na bilang isang advisor, bago po sila graduate, kailangan po meron po silang naibigay na service sa community po ng Pasig. Ayun po ang purpose po nitong program po nito. Dalawang silang sections, pero ko kasi silang under. Business Administration, major in Marketing Management po. Lahat-lahat po nasa almost 80 students po sila. Kasi each class, nasa numbers po ng 48, yung iba po 43. Yung pinaka main program po talaga namin is, ito po yung livelihood program. Since po mga marketing po ang mga students namin, tuturuan po ang mga samahang kababaihan sa Pasig o dito sa Kapasigan sa mga Sweeper na paano silang mamuhay kahit nasa bahay lang. Total naman po ngayon, usong-uso po ngayon ang online business. So since marketing sila, tuturuan po sila ng mga estudyante ko paano po ba mag-market sa online. Ano po yung mga strategies in terms of marketing? Ano po, paano po sila makakabenta? Tuturuan din po sila paano gumawa ng dishwashing liquid para naman po sa pamamagitan po ito makatulong po sa kanila itong munting negosyo na ibibigay po namin sa kanila. Bali po, funded po ito lahat ng mga student, contribution po lahat namin. Especially po, gusto ko rin po magpasalamat sa mga tumulong po, sa mga nag-sponsor po kahit papano, nakatulong po para po pandagdag po sa livelihood program po na ibinibigay po namin sa samahang kababaihan at mga sweepers po dito po sa Kapasigan. Sa mga student ko, maraming salamat. Very remarkable po itong ginawa niyong extension service na to. Hindi po makakalimutan yung mga future pa nagagraduate, magagaya po sa inyo to. Very appreciate dito sa mga tulong na ginawa niyo, especially po sa mga organizer namin, kay Dave Cruz, kay Kilarina Castillo, yung presidente po ng klase, kay Jemilyn Para. Maraming salamat po sa inyo. Nabatid kay Dave Cruz, estudyante ng PLP at taga-Kapasigan, na ang naging proyekto ay isang paalala na din sa mamamayan na ingatan ang kapaligiran. Napag-alaman naman kay Kagawad Cherry Comsti na ang kolaborasyon nila sa programa ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang lugar. Nung sinabi po nung professor namin, which is si Prof. Abila po, na magkakaroon po kaming mga graduating students ng extension service. So sa extension service po is kailangan nakapaloob yung esensya ng pagkakaroon ng community-based program. So ang una pong pumasok sa isip ko ay magkaroon ng cleanup drive. Sapagkat wala pa naman po ako nakikita na gumagawa nito sa Barangay Kapasigan. So nung pumasok po siya sa isip ko, inirekomend ako po kay Prof. Abila na baka po pwedeng magkaroon tayo ng cleanup drive. Maraming beses pong muntik na ma-reject itong cleanup drive dahil kailangan daw pong i-relate namin yung extension program namin sa course namin, which is marketing management. Then nagkaroon kami ng deal na magkakaroon ng seminar tungkol sa marketing management, then pinush ko pa rin po yung cleanup drive. So after nung cleanup drive po, is magkakaroon kami ng seminar na ang aming beneficiary is ang mga samahan ng kababaihan sa Barangay Kapasigan at ang mga local sweepers na ating inimbitahan na sumama sa atin ngayong araw. So napagkasunduan, since collaborative to ng Kapasigan at ng dalawang section BSBA 4D and 4E, napagkasunduan po na mahati kami sa dalawang grupo para po mas mabilis naming malinis ang Barangay Kapasigan. So may kanya-kanya po kaming toka o ruta kung saan po kami dadaan or maglilinis na lugar sa Kapasigan po. Kami po na students from PLP is a total of 95. Then
As I've expected, nasa more than 50 plus po yung ating pong mga residents ng Kapasigan na nakilahok. So, around 150 persons po tayo siguro, ma'am. Sa lahat po ng nakiisa, maraming salamat po. At sa lahat naman po ng residente ng Kapasigan, ito pong aming programang ginagawa ay isang paanyaya o isang pagpapaalala sa kahalagahan po ng malinis na kapaligiran. Dahil ang malinis na kapaligiran, makakatutulong sa atin upang makaiwas sa mga viruses o sa mga nagdudulot ng sakit. Ito kasing extension service program ng PLP dahil kay Dave Cruz with collaboration of Team Chari and sa mga kababaihan dito sa Barangay Kapasigan. Kaya nakipag-coordinate din naman kami sa kanya at ito, nagbigay din kami ng konting para sa 100 plus na estudyante ng PLP, nagbigay kami ng pang breakfast nila. Ito ay maganda kasi itong program ito parang part na to ng livelihood program. So, dahil ako part ako sa Kapasigan, Committee on Livelihood. So, maganda yan dahil na yung mga kabataan natin, nakikita nila kung ano yung magaganda parang gawin dito sa community natin. Dito kasi sa barangay namin, ito yung kauna-unahan clean drive program na magagalap dito sa Barangay Kapasigan. At sana nga masundan pa. At syempre, papasalamat ako sa PLP dahil sila yung nakipag-cooperate dito sa amin. Ibinahagi ng samahan ng kababaihan ang dahilan ng kanilang pakikiisa sa aktibidad. Kami po, yung mga kababaihan, sumama po kami sa grupo nito, sa Team Chari po, para mapalaganap yung kalinisan. Kasi bihira naman po mangyari itong ganito yung clean up drive. Dito po tayo sa grupong ito para sa pagbabago. Sa simula po ng pagbabago at para din po sa katahimikan ng ating lugar. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.